Pangga, kung sabihin radyo, sabihin mo, energy! 106.7 Energy FM sa inyong mga talapitan. Ako ang inyong papa. Magandang, uy, magandang ano ha, magandang gabi po sa lahat ng mga dalagang bagong rebound. For some reasons, ano, pag bagong rebound ka, you have this certain ano, level of confidence. No? Ganun eh, no? Hindi ko alam. Walang pinagkaibayan sa nakabili ka ng bagong damit, yung mamahalin. Pag sinuot mo, parang ang talino, parang ang talino mo. Diba na, parang, diba ganun na, parang, yung maghapon kahit nusukan ka na, feeling mo, ang bango pa rin. Ganun na yan, no? At, binabatingin ko rin yung mga nilalang na, ano, na, pag may bagong gamit, hindi ginagamit agad. Ini-stack. Diba, may ganun? Ay, gamitin yung pag special occasion. Diba? Ano yung mga produktong biktima niyan? Ano, yung alak na Shiba's Regal. Diba? Siguro may mag-alak niya galing Saudi, diba? Ano yan eh, inuuwi na mga galing Saudi yan, okay, abroad. Shiba's Regal, pero wag ka. Hindi yan, bubuksan. Kasabihin ng tito mo na Singero, ay, nako! Sa piyesta, bubuksan natin yan, pare. Bibili muna siya ng, ano, ng alak na, ano, yung sa kanto lang, yung ginbulag yan. Mag-ginbulag muna. Tapos maging inuman sila sa harap ng estante na kung saan naka-display Chivas Regal. Pare, masarap yan, pare. Tangi ka ng gin bulag, pare. Imagine mo yan yun. Totoo nga. Totoo nga, di ba? Oo. Wala, nabanggit-banggit ko lang. Parang pag-ibig yan. Ha? Oo. Pag nagka-jowa ka ng pinapangarap mo, parang pakiramdam mo ikaw ang pinaka-pogi, di ba? Ba, may campus crush. Tapos ikaw ang ginawa. Feeling mo you're the man. Ayun! Bala, apat kayong jowa, you know, pak. You're one of the men. May mabati lang ako, bakit naman lang. Ayun sa team iBugs kay Chuck. And, at saka yung Christy, nandito sila ngayon. Pinabati ko si Big de la Cruz ng Lebanon. Salamat sa Coffee de Lebanon na pinadala mo. Meron dito, oh. Cafe de Lebanon. Pinadala niya. May kasamang Arbalite. Biro lang. Masarap yung kape ng Lebanon, napakatapang. Pero napaka, ano. Hello kay Angelica Bundal, Michelle Carizo. Eat na po kayo sa Kakay's Grill. O, di ba nag-promote pa, oh. St. Francis Square, Kakay's Grill? Sa inyo po yan? Ah, talaga? Hello sa mga taga Kakay's Grill. Kay Kakay Velasquez. Kakay Bautista. Hindi, hindi niya. Kakay's Grill. Maligayang bati po. Yung mga nagtatanong mo sa akin, Papa Chay, sa mga tagpuan. Kayo po mga tagpuan sa 15th floor ng Strata 2000 Building, Ortigas Center, Pasig City. Strata 2000 Building, Ortigas Center, Pasig City. Alright, may caller tayo na sa kabilang line. Hello? Hello po. Hi, good evening. Good evening po, Papa J. Sino po sila? Jeanette po. Jeanette? Opo. Saka saan ka? Taga Pangasinan po ako, Papa J, pero nasa Caloocan po ako ngayon. Ah, talaga? Saka sa Pangasinan? Sa San Carlos po. San Carlos. Di ano, laman ka ng Magic Mall. Magic Mall? Magic Mall! Ano po yun? Ano ka ba? Di ba yan yung mga mall sa Pangasinan? Magic Mall, CSI. Magic Mall? Magic. Hindi ko alam yun. CSI, alam mo CSI. Opo, alam ko po yung CSI. Yung mga kainan, marami dyan. At ang ingay ng lugar mo. Hello? Po? Ang ingay. Ang ingay po. Oo, ang ingay nyo dyan. Ayan po, okay na? Wala na nangyari. Okay. Parang may nangyari. Wala namang nangyari. Hello? Ay, tawagan nyo ako ulit ni mga pangga, ha? 721-2429, that's the number you can call.
Ulitin ko lang, 721-2429. Pangawa nyo na, pagtatawag kayo sa akin, parang awa nyo na po. Magiging ano naman, conducive naman yung magiging usapan natin, ha? Huwag mo kang tawagan kung mayroong nag-aaway sa likuran mo. Di ba? Kasi totoo, di ba? Di ba kapag-usap matino? Alright, oo. May mga kapag-usap na matino kung ganun. 721-2429, that's the number you can call. Parang awa niya, tawag na, dali niya. It's bati time. Babati time muna, ha? Maligaya ang pagbati sa mga sumusunod. Ayan. Si... Ayan. At sabi ni ano, Rovili, Tanga ay energy yung pogi mo po. Si Ira, the I-9. Papaliwa, babati po. Ano daw? Wala naman nakalagay na pangalan. Ano ba yan? Aha. Wala na ba? Si Geraldine Mujeres, sabi niya ay... Papa J, sabi niya, sininzon mo lang ako. Ha? Maligaya mo. Sorry naman. Andaya kasi ni PM sa akin. Pag hindi ko na-reply ang lahat, wag na kayong mag-alit, di ba? Pag hindi po lagi ako nakaantabay sa'yo, ayan, nakikinig ako on the way to work, sabi ni Honey Lay. Talaga, saan ang work mo, iha? Andrea Morgado by Losis. Pabati po, ayan, gabi-gabi ako nakaantabay sa program mo. Thank you, maraming salamat. Si Amore Cebuano Italiano Keme, sabi niya, pabati po sa Cebu City, Apayor and Reynes family. Happy 29th birthday to King John Apayor from your ate Ninya Hati. Social. Pangalan mo talaga yung Ninya Hati na yan? O naniniwala kang ikaw talaga yan? May call in, eh? Hello? Hello? Hi! Hello po. Good evening, Papa J. Good evening! Yes, hello po. Kamusta? Okay lang po. Ito medyo kinakabahan po. Kinakabahan? Ba't kinakabahan ka? Medyo sensitive po kasi i-share ko sa inyo. Talaga? Yes po. To be honest, itong ginagamit ko po cellphone po, pero nag-load ako ng 500. Sabi ko si 500 daw para makapag-consume ako ng more than 30 minutes na call. Oh, talaga? Sino sabi yan? Nang kausap ko per year. Sira ulo yan, ah. O may kakausapin ko yan, ah. Actually, hindi may mahalad ang kailangan namin dito. One pint. Hindi ganito, ano, para maintindihan nyo sa mga natawag po sa atin. Pag tumawag po kayo sa akin at ang load nyo po ay mga 50 pesos, 100, at cellphone ang gamit ninyo, we suggest, tawag ka na lang gamit ang landline. Kasi i-hold ka pa namin, matagal ka mag-aantay. By the time na makausap kita on air, ubos na yung 100. Diba? So, kaya nga po nag-load na lang ako ng 500 kasi para ma-sure talaga na ma... Diba? Ang yaman naman eh. Ito dapat nagpunta ka lang ng booth namin. wala kasi talagang telephone dito, Papa J. Tapos gusto ko talaga actually. Matagal ko na gustong makausap kayo. Then nag-message ako sa page na pero dinigid man yun naman ako. O sobra ka naman di. Makabintang naman na. Eh, hindi naman lahat. Kaya kong sirplayan. Joke lang po. Makabintang. No, sobrang. Bigla naman ako na, no? Parang napakasama. Hindi, atya, dinahan ba kita? Joke lang, Papa B. Hindi na, nasa damage bindal. Hindi na lang. Masige, Jessa. Ano ang napaglilingkod ko sa'yo? Ano po, meron lang yung... Sana akong isa, sir. Not a very sensitive matter together with my cousin. Very sensitive matter regarding your cousin? Yes, po. Okay, what about your cousin? Ano po? Okay naman, nag-English na, nag-English din ako, di mo nag-gets? Ay, sorry kasi na nabitawan kayong phone. Sige po. Oh, sige. Meron kang sensitibong bagay ukol sa pinsan mo? Yes, po, Papa. Sige, kwento ka na.
kasi po, I have a cousin. Actually, first cousin ko po talaga siya. Kasi yung father ko, tsaka yung mother niya, magkapatid po. And then, siyempre, magpinsan po kami, magkasama po kami sa probinsya. Hanggang saan napunta po kami dito sa mainland. Wala po ako inisip na any malicious or bad things about him kasi magpinsan naman po kami. Dapat, di ba? Kasi magpinsan parang ano lang yan eh, wala na pinag-iaba sa kapatid yan eh. Yes po. Parang kaya ganun na yan po. Eh, di ba? So ganun na kalapit po. Dapat paringan. Yes po. Oh. And then, it gets to the point po, Papa Jane, at parang hindi ko naman bulan po kasi in-expect na ganun po yung parang mag-aabot sa ganun point. Kasi nga po, pinsan ko nga po kasi siya. And then, yun po kasi magkasama po kami sa isang bahay. Yun po. Hello? I'm here. I'm listening to you. Yes po. Magkasama po kasi kami sa isang bahay. Kayong dalawa lang. Yes po. Yes, so you're 25 and your cousin is? 29 po. Yes right. Po. Kayong dalawa lang sa isang bahay, alam ng mga family nyo na kayong dalawa lang. Mm-mm. Diba, pinsan kayo, diba? Kapag ako yung magulang, parang I will feel safe kasi pinsan mo yung nandyan eh, diba? Opo, opo. Well, in the premise na alam nyo yung kahulugan ng pagiging magpinsan. Gano'ng yes, katagal lang magkasama sa isang bahay? Mag-2 years na po. Alright. Okay. So I assume nagkamali siya ito. Yes po. Ay, sa akin naman po kasi parang hindi ko naman po siya binibigyan ng meaning kasi nga po. Okay, huwag ka na mag-indefensive. Ikuwento mo lang. Opo. Kasi po, as time goes by po kasi na magkasama kami together po. Minsan lumalabas po. Siyempre magkasama po kami sa bahay, nag-uusap. Yung pagiging sweet niya po kasi sa akin, Papa Jay, parang, kasi hindi naman po ako manhit eh. Yung pagiging sweet niya po kasi sa akin, parang feeling ko, hindi na po siya, hindi na po siya nang ayon doon sa pagiging magpinsan po namin dalawa. Bigyan mo ko ng halimbawa. Kasi po, one time po, nag-travel po kami. Actually, kasama naman po namin yung mga kawork niya. Okay. Kasama niya lang din po ako. Nag-travel po kami last year sa Tagaytay. Kung makapag-travel ka pa, ang layo eh, no? Akala ko naman, mga tipong naga. Sorry, kasi bihira lang naman po ako mag-travel, mag-drive-drive. Mabaho lang naman ako. Ang pagkakala ka, ang pagkakala ko, parang Hong Kong, gano'n. Gabi ka lang, Papa. So yun po, Tagaytay po. Ano provision nyo nga pala ulit? Mindanao po. Mindanao, alright, okay. Opo, opo. Ayun, tapos isang time po na nagsabay po kami kumain. Tapos meron po kasing, sa unahan po kasi ng Tagaytay, Papa Jay, parang Batangas na po siya. Hindi para, yun talaga yun, te. Opo, opo. Sorry po, sorry. Opo, Batangas na po siya. And then, meron pong dagat doon. Doon po kami pumunta kasama yung mga kawork niya. Nasugbo, nasugbo. Opo, opo. Nasugbo, Batangas po. Ikaw, nagpasugbo ka ba sa akin? Yun, Papa Jayden. Yun nga po, parang unti-unti, actually before pa po, may doubt na po ako sa kanilang sa probinsya pa po kami. Pero hindi ko po kasi talaga yung binibigyan namin yun. Kasi kahit ano, pinsan mo nga eh, di ba? Opo, opo. Kasi kahit yung iba kong pinsan naman na babae, lalaki, ganun naman yung closeness namin, sweetness namin sa isa't isa. Pero sa kanina po kasi, iba po kasi talaga yung arrive sa akin, yung mga pinapakita niya sa akin. Yung example po is nung nasa dagat po kami, hinawakan niya po kasi yung kamay ko. And then, okay. Although lasing naman po siya, nakainom po siya, pero na-understandable po yun na eh, siguro kay nahiga siya sa akin, sakita ko. And then, yun po po he attempted to... Ano na? What did he do? Attempted to kiss me po. Okay, you've been in the same house for 2 years. Yes. He never attempted sa isang bahay. Kaya isang bahay kayo eh. Hindi po. Kasi... Paano ba yung setup ng bahay niyo at isang bahay and there are 2 rooms, parang ganon? No po. Isang room lang po siya. Then doon ako sa room, siya po yung sa sala na tatulog. Okay. Alright. Sige.
Sa 2 years naman, actually sa 2 years po kasi na magkasama kami, paiba-iba naman po kami ng bahay, lipat-lipat po kami. Then yun nga po sa mga hindi po nakakaalam, kapit-bahay po namin, pagkakamalan po kami na mag-boyfriend. Bakit? Bakit? Sa sweetness niya nga po na pinapakita po sa akin. Pero according to you, yung first 2 years na yan, other than what happened in Nasugbo, wala naman siyang pinakita, di ba? Parang ikatakot. Ano po? Actually, matagal na po yun, tapos ay mga year ago na po, pero nag-open up po kasi siya sa akin. Okay, ano? Na meron daw po siyang something na nararamdaman po for me. Pero, I did not... Teka lang, okay. Sabi niya sa'yo, paano yun? Anong eksena nun? Kumakain kayo, lasing kayo, naglalaba ka, ano po Papa J, mag-split siya, paano? Dali nung time po na yun, mag-isa lang po siya sa bahay kasi po may pasok po ako, day of day po yun. Then pagdating ko po ng bahay, nakainom po siya. Kasi actually po, pag normal naman po, walang nakainom sa amin o siya. Awkward po kasi yung dating namin sa isang bahay, hindi kami masyado nag-uusap. Minsan lang po kami yung talagang nagkukwentuhan ng mga nag-open ng ano, pagdating po sa mga love life po namin dalawa. May boyfriend ka ba? Right now, wala po. Okay, siya may girlfriend ba siya? Meron po. Okay, alright. Tapos yun po, nag-open up po siya sa akin na meron nga daw po siyang nararamdaman sa akin. Okay. Yun po yung nagbabother po sa akin. Pero dined na ko po yun. Hindi ko siya tinake very seriously. Kasi po para feeling ko baka lasing lang siya. Na, siyempre paglasing po yung isang tao, hindi naman po talaga very perfect yung tumatakbo sa utak. Kaya hindi ko po talaga siya. Nung time lang po talaga po na napunta po kaming Batangas. And then, doon po sa isang beach po na magkasama kami dalawa. Kumbaga, lang yun, na yung, yun na yung pinaka sa lahat ng attempt niya. Yes. Ano yun? Daytime, nighttime? Night po. Nighttime? Yes po. So you were away from the group, kayong dalawa lang? Hindi naman so far away po. Siguro ilang meters lang po. Kasi nga, parang gusto po namin mag-usap-usap. Kasi yung mga yung magkasama po kasi, halos magpa-partner din po kasi sila. Kayo dalawa lang yung parang, eh, tayo naman yung magpinsan. Parang ganun po. Okay. Kasi, wala naman kasi talaga, Papa Jay. I never, wala talaga akong in-expect na bad anything talaga sa kanya. Doon sa point ng umamin po siya, doon ako nag-start. Alright, na mag-start. Balikan natin yung baka maubos yung 500, ano? sorry. Okay lang po. He attempted to kiss you sa Batangas. Yes po. Was it successful? The attempt? Parang smack lang naman po. Okay. Did you reciprocate? I'm sorry? Oh, nothing. Okay ulit po. Did you reciprocate? Hindi naman po. Actually po, pagkatapos na pong gawin yun, sinula ko po siya. Tapos tinanong ko po kasi siya. Sabi ko, paano? Hinalikan ka niya? Kumbaga, siyempre magugulat ka, natigilan ka, di ba? It will take you a while to react, tama ba? Hindi naman very ano, mga siguro I think wala naman po, 1 minute lang po. 1 minute? Sabi matagal yung 1 minute, uy! Hindi, kasi Papa G, parang na-shock po kasi ako. Parang hindi po ako agad, hindi agad nag-sink in sa akin yung nangyayari. Sige, ate, ganito ano. Ako, gusto ko, naniniwala ako sa'yo na, kasi ako nangyari sa akin, hindi magugulat ka, hindi ka makakakilos. Diba? And then, it will take you a while to digest and process and to think anong gagawin mo. Yes. Okay. Pero 1 minute yan natin, diba? Siguro kung it's within your sanity na talagang ang peg mo ay ayoko talaga, 15 seconds pa lang, ayaw mo na. Mahaba yung 1 minute eh. Pabaloy kasi po. Maging honest ka sa akin. Nung hinalikan ka niya, at some point, gumanti ka ba kahit katiting ng halik? Did you at least bite back? Maybe, siguro... No, well, you can be honest with me. Pag walang hugas kamay dito, did you bite back? Okay po, sige po. Did you?
Yes po, because I was also drunk at that time. Hindi, wala naman ano. Huwag maging defensive. Mag-aaway tayo. Alright? Let's just be factual. Matter of fact lang tayo dito, ha? Okay, did you bite back? Yes. So after 1 minute of ano of reciprocating, you realize, oh my God, first cousin ko to. And then you pushed him. Yes po. Okay. Alright, tuloy mo na yung kwento. After po nang yun po, para doon na po talaga kami nagkausap po ng talagang parang masasabi po na official na serious po. Natanong po sa kanya lahat, sabi niya rin sa akin. Yun nga po, natanong po siya kung bakit ganun the way siya makipag-makip. Yung treatment niya sa akin, ibang-iba po siya sa ibang kasi na normal lang na mag-pimpo. Okay. Ang sinabi niya, over the top. Akin. Yes po. Alright. Sabi niya po sa akin, even sa sarili niya daw po, hindi niya ma-explain at hindi niya rin maintindihan kung bakit ganun daw po yung nararamdaman niya sa akin. Alright, so, nag-progress ba? Meron ba bang ibang nangyari? Kasi, sorry ha, yung halik na yan sa nasugbo, hinalagyan ka niya, okay, ganito gawin natin, ano, maging magpakatotoo tayo, real talk, naghalikan kayo. Opo. Huwag natin ipeg na hinalikan ka niya. Kasi ano eh, kumbaga, gumantik eh. Alright, so, I'm not trying to attack you, ah. It's just a matter of fact, alright? Okay, Jessa. So, naghalikan kayo. Yan yung turning point, eh. Culmination yan, eh. It will trigger the two of you to talk and ask each other, anong meron? Tama? And it happened. Yes, ano nangyari? So, meron pa bang ibang nangyari? It happens lang naman, Papa J. Nangyayari lang naman po yan every time po na nakakainom po siya. So, ibig sabihin ito, meron pang ibang nangyari? Ay, grabe talaga. May video. Meron pa bang ibang nangyari? Yes po. Okay. May nangyari na ba sa inyo? Yes po. Gago ka. Sorry, kasi po, hindi ko po alam eh. Okay. Okay, ganun talaga. Pasensya ka na, Jessa, but I wanna understand. Okay? Nasugbo, nag-kiss kayo. Kailan yung sumunod na he attempted and you gave in? Last month lang po. Okay, after nung nasugbo, wala na ulit other than last month? Wala na po. So, yung last month, that's the first and the last na may nangyari sa inyo? Yes po. How did that happen? Hindi ko po alam, Papa Jay, bakit ganun din po yung nangyari? Hindi, kung sabi hindi mo alam. Kasi kung hindi mo alam, paano di mag-uusapan to? Ano yung video? Panoorin ko na lang. Ano ba kayo? How did that happen last month? You tell me. Okay po. Kasi po, it was his birthday, February. Okay, February. Yes, I'm taking February po. Okay. Then, yun po, pumunta po dito sa bahay yung mga friends niya. Okay. Nag-invite din ako ng kakilala ko. Siyempre po, nag-party. Ibig sabihin, after nasugbo, you went back sa inyong dating samahan? Opo, pero very awkward na po talaga siya. Alright. Doon na po nag-start talaga na hindi na po kami masyado nagsisibuan. Okay. Kumbaga, you don't know how to react around each other. Yes po, kasi I really felt very guilty po about what happened. Good. Then, if you felt guilt, ate, that's good for you. At alam, kasi po sa totoo lang, Papa Jay, wala naman po kasi talaga ibang nakakaalam nito. Huwag ka mag-alala. Walang gaano nakikinig sa akin. Walang makakaalam nito. Tayo lang, ha? Yes, alright. Sige. Okay, tuloy mo. Tapos? Yun po, Papa Jay. Then, alam ko po talaga na mali. Pero wala ikwento mo sa akin yun. How did it happen last month?
yun, tag-inuman po sila kasi kasama yung friends niya. Mm-hmm. Pero iba yung grupo ng mga friends ko. Tapos syempre po, at the end of the day, pagkatapos po ng celebration, syempre po wala naman kayong ibang pupuntahan kasi isa lang naman po yung bahay na pinituloy namin. Okay. We both drunk po dahil hindi ko na din po alam kasi Papa Jay. Kaya yung dalawa lang na iwan sa bahay? Yes, po. All right. So, did he sleep beside you or you slept outside your room which is beside him? Yes, po. Bali, pumasok po sa kwarto. Okay. Doon na po. May nangyari sa inyo? Yes, po. Pasayin siya ka na. Medyo, alam mo, magatanong lang ako, ha? Sige, po. Regardless kung, kasi siyempre, gusto, ako naniniwala ako sa'yo, Jessa, na after yung mangyari, kinabukasan when nung summer, di ba? Hindi ka naglaseng, ate. Ako gusto ko maniwala na medyo nababuyang ka sa ginawa mo. Tama? Sobra. Given yun, ha? So, it's not a question sa akin kung naniniwala ako o hindi. So, naniniwala ako na nag-guilty ka at medyo baboy para sa'yo yung nangyari, right? But I wanna talk about nung ginagawa ninyo. Did you exert effort to enjoy the moment? Wait. Wag kang maging defensive, ate. It happened already. I'm just asking. Kasi iba yung may nangyari sa inyo, di ba? Na nagpaubaya ka, iba yung pumayag ka at pinaligaya mo rin siya. Siguro po, gano'n na nga po yung nangyari. Kasi nga po, parang siyempre hindi ko na rin po napili yung sarili ko. Nakainom din naman po ako. Ah, okay. So lumabang ka din. Kumbaga, pak! Gano'n po. Kasi parang feeling ko kasi Papa Jay, nahuhulog din ako eh. Ano na? Parang nahuhulog na din po ako. Hindi ko nga alam kung magandang bagay na nahuhulog ka o hindi eh. Kasi ganito mga kaibigan, you know, this is a question of morality. This is. Without a doubt, this is a question of morality. And it will, diba, this is something that will never be okay. Ulitin ko, will never be okay. You and your cousin have crossed the line of sanity. Mga baliw kayong dalawa. Kaya lang, I do not want you to feel good about it, ha? I will not dignify yung ginawa ninyo. On the other hand, siguro gusto ko paintindihan. Pasensya na, alam ko you might condemn for this, pero kasi para sa akin it was a disaster waiting to happen. Nung nag-decide kayo na tumira sa iisang bubong. Look, babae't lalaki kayo eh. Ang pangit lang kasi hindi nyo nakita magpinsang kayo. May alak pa. Parang kasi pag ganyan, holy water, pag tagay-tagay ninyo. O kasi wala naman po kasi ako ibang matitirahan, Papa J. Nauli pa ba yung last month? Hindi na po. After nun, how did you guys talk? How did you communicate? How did you deal with each other sa isang bahay lang kayo? Magkakasalubong? After po nun, hindi naman po totally po papalay, pero may mga times po na doon po ako natutulog sa friends ko sa Marikina po. Umiiwas ka na? Yes po. Eh, talaga umiiwas na po ako kasi po feeling pero ko po. Wait lang ha. Pero siyempre nag-usap kayo nun. The following day, meron kayong usapan yan. Meron kayong at some point, di ba, semblance of at least confrontation. Bakit mo ginawa sa akin? Anong nangyari? Bakit natin nagawa? Paano ito? Walang ganon? Same way lang po. Nung sinabi niya sa akin dun sa Batangas po kami na... Hindi, yung may nangyari na. Opo. Ngayon po, after po nun. Actually, hindi naman po kasi talaga kami nag-uusap sa personal. Sa chat. Ang galing nyo, no? Nag-uusap kayo pala. Hindi ka nag-uusap, nagkatalik kayo. O pa rin nangyayari lang naman po yun pag nakakainom po siya. Huwag kang turo ng turo ha. Ikaw din naman eh. Umiiwas naman po kasi ako eh. Pero
Okay, ganito, Ana. Alright. Jess, ha, nagigets kita, ha? Ayoko lang nang takbuhin ang usapan natin na naghugas kamay ka. You have to take a slice of the blame. Hindi mo pwedeng siya nang siya. According to your story, nobody forced no one here. Tama? Walang pinilit dito. Tama, mali? Yes. Okay, so mag-usap tayo na ang premise natin ay may ginawa kayo, hindi yung may ginawa siya sa'yo. Okay? Okay po. You are as guilty as him. It does not make you a lesser, di ba? O less, di ba, guilty kumpara sa kanya. Hindi yan. You getting my point? Yes, sir. Okay. Ano ang tanong mo sa akin? Ano po yung gagawin ko para makalabas po sa ganito situation? Find another home. That's the only way. Right now po kasi talaga it's so hard to find to live independent. Alright. Yes, I will tell you what will happen, okay? Na-cross nyo na yung linya. Na-cross nyo na yung linya. Sorry ha, magpapakatotoo ako sa'yo ha. It will not make any difference now if you do it again. And I bet you will do it again. So long as you live under the same roof, so long as the circumstances will be repeated, makainom siya, makainom ka, as you said, tao ka lang, you will do it again. Why? You both have the chance to do it. Tama? Opo. Asan ka ngayon? Dito po sa bahay. Asan siya ngayon? Pumasok po. Pinasok? Pumasok po siya sa taga. Pumasok. Okay. Mm. Did you talk about what happened? Pro text lang. Okay. Sige. Okay lang yan. Kasi siyempre awkward eh. Anong pinag-usapan niya? Paano? Sabi ko po sa kanya, paano po pag nalaman po ito ng mga parents po namin? Nakasin mo? Paano po pag nalaman po ng mga parents tsaka relatives namin ano yung magiging reaction nila? Hindi ano? Kaya po sabi ko sa kanya. Hindi, kayo? Ano ba? Malamang, sabusok lang kayo. Kaya nga po sabi ko sa kanya, hanggat maaari po talaga wala pong makaalam kahit sino. Nakasin mo. Wala pong makaalam kahit sino po sa family po naman. No, ate sorry ah, kasi yung usapan ninyo na walang makakaalam, damage control na lang yan eh. It's not solving the problem. Tama? Kasi ganda yan, ano? Nasa isang bahay kayo, may nangyari sa inyo, kung ang usapan nyo lang ay, uy, walang makakaalam kahit kanino, di uulitin nyo lang yan. Kasi kailangan lang niyo yun ay mga ako, di ba? O sige, walang makakaalam ha. Madali. Asan yung panty mo? Di ba? Tama ba ako? Tinanong po naman din po siya kasi ulit-ulit po yun. Paulit-ulit ko po siya yung tinatanong. Sabi ko po, may girlfriend ka naman. Pinsan mo naman ako. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Hinayaan mo na lang. Why do you ask a question? Or why did you ask him a question as if siya lang ang may ginawa? Ganito, ano? Didiretsahin kita, ha? Okay. Bago kita diretsahin, ate, gusto ko malaman mo na naniniwala ako sa'yo that you feel bad about it. I believe you when you said you feel bad about it. It's normal. Diba? Having sex with someone na hindi mo karelasyon should, must, and will make you feel bad. Period. Let alone pinsan mo. Diba? It will make you feel worse. Okay? So I believe you that you feel so bad. But on the other hand, nung hinalikan ka niya sa Batangas, alam mo, it can only progress. Alam mo yan. Tama mali? Tama po. Kasi hindi ka nagalit sa kanya. Eh, mayroon na. Hinalikan ka na niya, hindi ka nagalit. What did you leave as an impression sa lalaki? Ah, pwede to. Hindi nagalit. Eh, alam mo nang baboy yung pinsan mo. Ikaw, ma... Naku, paking tip kayo.
Kasi Papa J, ganito po kasi, para po ma-gets niyo po kung bakit po ganun na lang po yung sa side ko po. Kasi po, everything po is nire-rely ko lang po sa kanya. Although nag-share naman po ako, but everything po, siguro 80% po sa kanya ko nire-rely yung sa bahay po namin. Well, ate, you have to make sacrifices. Do you have a job? Yes, po. Alright. I do not want to believe that you cannot plan for yourself. I do not want to believe na pag ginusto mo, hindi ka makakapag-bed space. Look, it may have been so convenient sa iyo na naandyan ka, but this time, you did something really stupid. It's time for you to at least sacrifice a bit of your comforts, a bit of the convenience that you have. Kung gusto mo ito solusyonan, ha? Kasi pag hindi mo, pag halimbawa, ang payo ko sa'yo, malis ka dyan, magkakit ka sa sarili mong bahay, magbayad ka sa sarili mong bahay, kahit kapusing ka, magutom ka, eh di mag-adjust ka muna. Pag ayaw mo, maniniwala ako na ay gusto rin nito. Because that's the only solution that I can think of. May nangyari na. Ang alam mo, hindi mauulit yan. You put two things together, it will always create, ano ba yan? Ano create? May Ilocano na naman, giyod, ay sa manong, wan, naktal, tiko, jibang, na balay ni. Diba? Isa pa nga, nag-i-English ako eh. You put two things together, it will always create friction. And if there's friction, there is heat. If there is heat, there is fire. And if there's fire, sometimes after 9 months, there's baby. Yeah po. To be honest po, I did things naman po. Mga siguro mga first step of way na ginagawa ko just to really avoid him po every day is pag nandito po siya sa bahay, maalis po ako, pupapasok ako, magwala siya. Ate, hindi solusyon yan. You go, you get inside, diba under the same home, you sleep under the same roof. You cannot avoid him forever under one roof. Yung kaklase mo nga na hindi mo nakita sa pungtron, makakasalubo mo sa, di ba, sa kubaw eh. Malaki-laki ng kubaw eh. You're going to bump, di ba, into someone that you haven't seen for a while. Eh, yung pakayan na sa isang bahay kayo. Isang tamang maling pagkakataon lang hinihingi nito. Pak, ulit yan natin. Maniwala ka sa akin. Isang tamang maling pagkakataon lang. Diretsahin mo nga ako. Ilang beses nang may nangyari sa inyo? One lang po, Carl. Yung totoo. Kasi hindi ako naniniwala, isa lang. Yung totoo, be honest with me. More than 5 times, right? Oo, hindi na po. Ha? Hindi naman po. Are you 4 times? Four times. Pero hindi isang beses lang. Yes, sir. Hindi isang beses lang. Hindi po. Okay, I am a friend here. Jessa, ilang beses nang may nangyari sa inyo? If I'm not mistaken po, I think it's thrice. You are mistaken, Iha. Because honestly, human being can count visually until 7. Kung hindi natin kayang bilangin ito, ate, kung 3 lang yan, wala kang linyang if I am not mistaken. Sure ka dapat dyan. 3 lang eh. So hindi ako naniniwala 3 lang. But anyways, that's your story. Honest naman ako bilang kaibigan mo kung anong impression ko. I have a question. Lahat pa ng pagkakataon na may nangyari, lasing ka?
Jay po. Ginugusto mo na? Kaya nga po sabi ko, kaya po nga po ako na itatad. Kasi parang feeling ko nga po na nahuhulog na rin po ang sakit. Hindi ko po talaga alam kung bakit po balik ko po yung nangyayari sa amin dalaw. Okay. Be honest with me. You calling my show tonight, okay? Maliwanag sa akin na fresh yung last time na may nangyari sa inyo. At hindi last month. Be honest with me. Kailan yung huling may nangyari sa inyo? Papa Jay, kasi nga po. Ang tanong ko, kailan? Papa Jay. Nagigilty naman po ako eh. Ate, I'm not judging you here. I am trying to assess the situation. Kailan yung huli? Sorry po. Can I tell you something? The last time was today, right? Last night. Last night. Kasi, sorry ate, I have been doing this show for quite a while now. Napaka-fresh ng guilt sa'yo ngayon. Tama? Stop. Alright. There are only options. There are only two options here. Alright? Magpakatanga tayo lahat at tanggapin mo na, okay, gusto mo na yan. Or, you do something about it and pack your things and leave the house. Because if you give me a dialogue, Jessa, eh kasi po I rely sa kanya. 80% of whatever meron akong tinitirahan, shelter ko, pagkain ko, lahat, sa kanya po. Ibig sabihin ate, para mong ginagawa ito for comfort na lang. Or baka gusto mo. Karami mo na, napafall ka na. Hindi ko alam bakit na nun. May relasyon na ba kayo? Wala naman po kasi kaming official na pinag-uusapan na kami po kami. Pero yung mga pinag-uusapan, yung mga daway niya po ako kausapin, parang iba po. May tanong ako sa'yo ate. Matutulog na kayo magkatabi? Hindi po, promise. We will live in one house, but we did not sleep together because I sleep every night po inside the room and he was sleeping po outside po in the... So pag may nangyayari sa inyo, paano yun? He just comes in and asks you to do it? Kasi hindi naman 3 times may nangyayari sa inyo, more than 3 times eh. Sabihin ko na po sa inyo. Sana. Sabi niya po kasi pag hindi daw ako pag iniwasan ko daw sa pag umalis daw ako pag hindi daw ako pumayag. Sabihin niya daw po ito sa mga kaya. Okay, now. Okay. Okay, now we have a dilemma here. Bigla ako nalito. Sabi mo kanina sa akin, ginagawa mo ito at malapit ka na ma-fall. And you're now claiming na kaya mo lang nagagawa ito kasi mina-blackmail ka niya. Kasi pinapaamin mo kasi ako, Papa Jay. Ate, you are not calling my show to lie to me. Because if you are calling my show just to lie to me, call another show. Yes po, that's why sinasabi ko na pala po sa inyo ano talaga. Pero yun nga po. Okay, umbisa na tulad. May nangyayari sa inyo ng pinsan mo? Ginugusto mo ba yung nangyayari? O natatakot ka lang dahil sabihin niyo sa mga magulang mo? Magpakatotoo ka, at some point, to some degree, na i-enjoy mo rin ba yung pagtatalik ninyo?
Reyes? Ha? Opo. So, na-enjoy mo din? So, ibig sabihin nito, Jess, ha, hindi mo to ginagawa kasi baka ma-blackmail ka. Pero sa yun po yung sinasabi niya sa akin, Papa Jay, I can show you po all his message po to me. Huwag na ba? Makita ko pa yung video niyo. Wala naman po kami yung video. Oh, huwag niyo talagang gawin yun. Okay, throw me the question. Ang tanong mo sa akin. Ano po? Yun po kanya yung tinanong ko po sa inyo. How can I... Buntis ka ba? Buntis ka ba? Hindi ko po alam. Delayed ka? Opo. Ilang araw kang delayed? 2 weeks lang po. Alam niya? Ito. Hindi ko ba po sinasabi. Why don't you tell the guy? Kasi po, ayoko po eh. Hindi ko po alam kung sakali po, totoo po, ayoko po. It's not what you want anymore. It's what the reality is all about. Kung buntis ka, buntis ka. Wala na tayong magagawa dyan. Malibo sa tanga, malandi. Tapos ang ligob mo pa. Hindi naman ako malandi. Hindi ko naman siya inaakot eh. So matino ka? Po. Ha? Matino naman ako, Papa J. Sige naman na yan. Matino ka, nabulis ka ng pisang buo mo. Tarantado ka. Nagkamali ka, okay na lang. Huwag mo nang i-dignify pa yung sarili mo. Nabunas ka ng pisang buo mo, tapos matino ka? Gusto mo natin ko yung mukha mo ngayon, ha? Kala naman ko kasi yun. Siya naman po yung naging nahilaan ko bakit po ako naging ganito. Okay na magturo. Okay. Tinanong kita, malinaw ka rin tinanong. You know what? Ganito, ano? Oo nga, baka inakit ka nga niya, baka nga tinrabaho ka niya, baka nga he did everything he can, di ba? For you to fall sa kanyang mga traps. But then, the thing is, I ask you, sa mga nangyari sa inyo, may mga pagkakataon ba nag-i-enjoy ka na rin? And you answered yes. It's within your free will. No one forced you into it. As a matter of fact, nung kinis ka niya sa Batangas, it could have ended everything. Dapat wala na nangyari. Why? You could have done something about it to prevent, di ba, kung ano pwede mangyari. Pero ang ginawa mo, you have put yourself in a very vulnerable situation para may mangyari pa sa inyo. It happened the first time when you were drunk. May nangyari ulit. Diba? Baka gusto, maniniwala ako sa'yo, Jessa, baka nga ako, totoo. Natutulog sa ng kwarto, siya sa salas. But unlike before dati, sarado ang nakalakampito, mga nakabukas na. Naka-unlock na, ano, doorknob. Why? Because you've got comfortable already having sex with your own cousin. So please, spare me yung mga dialogue mo na siya may kasalanan nito. Let's try to solve the problem. Andyan na yan. Tonight, we have to assume na baka buntis ka nga, right? Hindi naman po siguro. Lagi ba na di-delay? Ano ba naging OB na ba ako? Ano ba yan? Actually, David po,
nangyayari naman po sa akin yun na sometimes po nade-delayed ako ng 1 week. Ilang beses na may nangyari sa inyo? Kasi kung 3 beses lang ate, lagi ba? Yung totoo, naging routine yun na ba lately? Hindi po, hindi po. Na every other day ka na ba? Hindi po. Hindi po, Papa Jer, pa. Ilang beses? Yeah, it was, I think, 3 to 4 times, Papa Jer. Anyways, before I give you advice, Jessa, promise me one thing. At kailangan marinig ka pa ako mo, ha? I want you to promise me. Kung sakaling buntis ka, manganganak ka. Promise me. Ayoko po kasi. Kasi alam ko naman po na pag nagyari po yun, I know it will not hide forever. Well, you have to face, di ba? You have to face the music. You have to dance your own tune. You have to face the consequences. Suffer all, di ba? Kung ano mang marinig mong pangungutsa, ginawa mo eh. Ginawa mo, yung gagawin natin. You have to promise me. You have to promise me. Kung buntis ka, manganganak ka. That's the only way to go. Yes po, Papa Jay. Wala naman po sa mind ko po yun. Okay, kasi okay. Po, okay na ako dun. Okay na. Sapat na yun. Alright. Ganito gawin natin, ano. This is my advice to you, Jessa. I want you to go ahead and buy yourself pregnancy test. Nag-test ka na ba? Nag-test po. Okay, mag-test ka. Papagay ko sa'yo. One way or the other, you will find out whether buntis ka o hindi. Dalawang bagay lang yan, ate. Mag-test ka o amoy mo yung panty mo araw-araw. Diba? Amoy mo yan lagi. Magkakaroon na ba ako? That's the only way to... Tama ba ako? Kasi all the way to go about it. Mag-pregnancy test ka para malaman mo kung ano magiging sunod mong gagawin. Alright, here's the thing. Saan mapunta ang usapan natin ngayon, I will strongly advise to you. Whether buntis ka o hindi, I will advise to you, cut the ties. Umalis ka dyan sa bahay na yan, rent your own place, and live a life without him. Sana hindi ka buntis. So you can start fresh. Umalis ka sa bahay na yan. That is the only way. One month ago, nung unang may nangyari sa inyo. Tama? That is like barely 4 to 5 weeks. Tama? Tama? Ago. Tama mali. In the span of 4 weeks plus, naka-apat na beses kayo. Kung maniniwala ako, ha? Kunyari, naniniwala ako. 4 beses. Tama, mali? Ibig sabihin, ate, nilinggo-linggo ka niya. Bilangin nyo. Tama, mali? Ibig sabihin, ate, it can only get worse. Linggo-linggo, sunod yan, ate, every 3 days, sunod yan, every other day, tapos, every day. Yan ang problema pag nag-umisa, hanggang mo ang kasalanan, start committing mistakes, and then, sa utak mo, kaya mo lusutan to, you will do the same mistakes every single day. Why? First of all, nag-enjoy ka na. Sarap eh. Hindi po. Okay. Hindi masarap, kaya pala karami kayo, ha? Ang ibig ko sabihin, Papa Jay, when it comes po kasi sa mga decisions in life, I'm very weak and very vulnerable.
and then I cannot really stand in my own feet when it comes to doing things for myself. Excuse me, I do not want to accept your alibis. Ayokong tanggapin, ha? Tigilan mo ako sa when it comes to decisions, I am very weak. Gusto pa lang kitang sagwan sa mukha ngayon. Look, I do not care. Kaibigan mo ako. I do not care. Jessa, if you're weak. Kung mahina ka, kung mangmang ka sa desisyon, kung bobo ka sa mga kailangan gawin sa buhay, I do not care. Kung malandi ka, kung napakaligob mo, I do not care. As your friend, I'm telling you, this is the perfect time for you to start making decisions for yourself. That's right po, actually. Pero, tinext ko naman po siya kanina. Sabi ko po, gusto ko siya makausap ng personality. Ano sabi niya? Hindi po siya nag-reply. Sin mood lang po yung message ko sa kanya sa Facebook. Hmm. Sabi ko sa kanya na gusto ko sana siya makausap tomorrow. Hihintayin ko po siya kasi gusto ko po talagang maliwanagan sa lahat. Ano? Gusto ko po. Sige, halimbawa, Jessa, halimbawa, magharap kayo bukas. Ano liliwanagin mo? Gusto ko po malaman po din kung ano po yung gusto niya po bayarin sa akin. Kasi nga po sabi niya... Paano pag sinabi niya sa'yo, Jessa, na ang gusto ko dito ka lang sa bahay ko at kapag sinumpong ako, magsasex tayo? Talaga? Gusto ko malaman kung ang gusto niya? Hindi ba dapat, with or without his consent, you're making decision for yourself? Hindi po kasi sabi ko po sa kanya gusto ko pumuwi ng probinsya. Ba't kailangan magpaalam sa kanya? Kasi papaliin, hawakan niya ako sa leg eh. Paano hinawakan sa leg?